shall be swift at her in the day that he heard them. Muna, but if he shall in any ways make them void after that he had heard them, then he shall bear her iniquity. Statutes which the Lord commanded Moses between a man and his wife, between the father and his daughter, being yet in her in the father's house. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. We pray na kayo pong mag-turo sa bawat isa, Panginoon, ng isang mahirap na subject tuloy sa panahon namin. Nag-shift, Panginoon, ng mga lipunan, Panginoon, sa ganitong klase ng authority structure, Panginoon. Sa ngayon, Panginoon, ay iba na. But makita namin nawa ang kagandahan nito, Lord. Yung authority dyan po dito, Lord. At yung matapin namin, Panginoon, yung maganda po yung ganitong klase ng structure. Ito po yung biblical, logical, and ito po yung maganda namin. Subukan din namin, Panginoon, makita din namin. Even sa across the cultures, ito po yung pinapractice naman. Hindi po ito something na bago. Yung po yung makita namin value nito, Lord. Kaya mamululati. In Jesus, let me pray. Amen. Amen. Maka po na po. So, mabilis lang po ito. I think. Title po natin ngayon. Alam na alam nyo na, nireview nyo ito eh. Ang title lang po natin ngayon is The Spiritual Authority of the Man. Spiritual Authority of the Man. So, madalas binabanggit natin sa Ephesians 5, di ba? Yung ating memory verse, yun yung ano eh, sa family, lalo sa mag-asawa. Pero makikita natin dito, even Old Testament, napakalinaw na may structure, no? So, aralin mo natin yung mga terms para umaya. Mabilis na lang to eh. So, ano yung ibig sabihin ng vow? Vow. Dito, bowan. Dito, ganun ha. Ito ay panatap, anong pa, or a solemn promise. Or assertion, hindi lang basta yan. Meron niya, binasabi na rin ni Brad. Vow nga lang yan, declare. Pero may kasama yun, no? Pledge, okay? Or covenant, ibig sabihin, meron kang ibibigay. Hindi ah? So hindi, Lord, simula ngayon, ako hindi na magkakasama. Maganda rin yun. Kaso kaya mo ba? So pero pwede yun, reduce mo. Ang equivalent po nito sa mga unbeliever or sa sanlibutan, yung parang New Year's Resolution. Pero ito, specifically sa Diyos. Okay? Labas na yung ibang tao dito. Simula ngayon, hindi na kita awayin. Hindi yun. Pinag-usapan dito, ang tao sa Diyos. So ano yung mga binabaw? Hindi rin sinabi dito, no? Pero may, basta may sinabi ka raw. Pwede rin ganun, Lord, simula ngayon, magtatapat ako sa iyo, hindi na ako absent. Pwede rin ganun, di ba? Pero again, ang dito, ang context dito talaga may bibigay ka. Okay? So ano yung mga pwede bigay? Yung above the tithes na. Ibig sabihin, yung tithes kasi kinumand yun eh. So yung, kaya inaalam ko yung kanina yung mga offering. Basta alam ko dyan yung mga free will offering. Yung kahit wala kang kasalanan, kahit wala lang, hindi sinabi, hindi inutos, nag-o-offer, gusto mo. Okay? Ang alam ko, naalala kong para saan yun, para pasalamat lang. At talagang pag umaapaw yung pagpasalamat mo, wala naman sinabi mag-offer ng ganyan sa ganitong araw, mag-offer ka. Yun po yung mga ganun eh. So ito naman, obviously bakit vow? Kasi wala pa, no? Example, siguro, Lord, pag ako ay tanggap sa trabaho, ganyan. Ha? Yung, ha? Kay Hannah, yan, very good. No? Si Hannah, anong ginawa ni Hannah? Sino si Hannah? Nanay ni Samuel. Ano sabi niya? Hindi siya nagkakaanak eh. Pero hinihingi niya sa Diyos yung anak. Ang sabi niya, pag binigyan mo ako ng lalaki na anak, sabi niya, ko-concentrate ko to sa Panginoon. Ibig sabihin nun, ang meaning po na sa Bible, kahit yung mga binabasa natin, yung tinitingnan ko kanina, marang daming maling interpretation sa Bible eh. Sinabi lang na i-redeem. Sabi, papatayin daw yung tao. Wala naman sila yung tao. Hayop yung mga pinapatay dito. Walang pinatay na taong Diyos na. Di ba?
Do yung panganay, ibig sabihin kasi no, mag-serve dapat yun. So, salip na nga, yun yan, magpo-full-time siya. Nire-redeem nila yung pinapatay. Yung hayop, hindi yung anak. Okay, may mga ganong klase ng offering. So, kaya, yan, maganda yung kay Hannah. So, ginamit ni Hannah. Eh, hindi nga siya nagkakaanak eh. So, pero hiningi sa Diyos, Lord, pag ako'y ginigyan mo, ito ang gagawin ko para sa'yo. So, may vow siya, di ba? So, tang sabi niya, yun nga, si Samuel ay ganyang maglilingkod siya sa Diyos ng ano, talagang hiwalay sa kanya sa magulang. Okay? So, pero pinalaki niya muna ng ilang taon na win. Hindi lang basta na win eh, talagang malaki na eh, pwede nang hiwalay. No? So, ginawa niya yun. At anong ginawa nung sa kanya ng Diyos? Binigyan pa siya ng mga kapatid noon, di ba? Hindi nga siya nanganganak. So, medyo maganda po yung ano, no? Palitan niya. Ang Panginoon kasi ganun. Nagtapat ka, for example, minsan yung mga kamag-anak tayo, nanghirap maligtas, no? Madali lang sana maligtas, kaso minsan may kondisyon eh. Ibig sabihin, naloko, hindi na iniwala sa'yo, di ba? So Lord, iligtas mo lang yun. Ganito yung gagawin ko. Naitindihan niyo na yung vow. So may commitment ka sa Diyos at may gagawin ka. Okay. Sabi dyan, no, or swear an oath. So, medyo magkapareho yun. Kasi pag ang swearing sa Bible po, yung yan, sumusumpa ka, yung sabihin, talagang gagawin mo yun. Okay? Oath, ganun din, sumpa rin. At so, tingnan nyo to, and to bind his soul with a bond. Yung sabihin, talagang seryoso ka dun sa iyong sinusumpa at, ano yung vow? Yung sabi kanina, vow. Hindi lang sumpa, parang, sinabi mo kanina, panata, di ba? Panata. So, pag ibay, parang itatali mo yung kaluluwa mo dun. Ibig sabihin, talagang tutuparin mo yun, okay? Kaya sabi dyan, he shall not break his word. So, pag talaga sumumpa ka, pwede ka naman hindi sumumpa. Pero pag sumumpa ka, wag mong ibe-break yun. Kasi, ang Diyos ang kausap mo eh. He shall do according to all that he proceeded up out of his mouth. So again, ang context ito, lalaki. Ngayon, ang babae, pwede rin. Ngayon, ang babae daw ay nag-vow sa Panginoon and bind herself by a bond. So pareho lang din. Pero pag siya daw ay dalaga pa, so ang in charge sa kanya, sino di authority niya? Tatay. Okay? So pwede rin daw kahit bata pa mag-vow. Pero, ito na yung topic natin, no? And her father here a vow. Nabanggit nga ni Bud, no? Kasi dati, na 100 ang ating, ano, ang kambing natin, madami, nabawasan, no? So, pag ganun kakunti, madali lang, eh. Naisip ko illustration dito si Jamie. Kuna si Jamie, sabi niya, basta bibigay ko yung rebo. And, narinig ni Brother James. Ano gagawin ni Brother James? Depende sa kanya, no? So, narinig niya ngayon yon. At hindi naman siya, okay, sige. So, pag hindi kumontra, di ba? Hindi nagsalita, hindi nag-kumontra yung tatay. Sabi dyan, all her vows shall stand, and every bond wherewith he hath bound her soul shall stand. Yung stand niya kanina, yung sinabing hindi niya be-break yun. Dapat ibigay niya yun. Otherwise, kakasala siya sa Diyos. Okay, nakuha niya na. But if her father, okay, ganun ulit, si brother, just nakita, nang dali, ba't ikaw nagbabaw niya? Kala ko tayo, mamanahin ko ito. Eh, mamanahin, wala pa naman ngayon eh. Sabi niya, but, ay, wala yan. Wala. Hindi yan valid. Kung ano man yung binabaw niya. Sabi dyan, ay, nasa na ba tayo? Disallowed on the day that he hear it, not any of her vows or her bonds wherewith he shall bound her soul shall stand. Ibig sabihin, walang kwenta na yun. Ibig sabihin, wala rin, parang salita lang yun. And the Lord shall forgive her, but forgive. Kasi nga, pag hindi mo tinupad, nagkakasala. Kaya pero nga, kung minade void ng tatay mo, hindi ka na rin nagkasala. Okay? Because her father disallowed her. So, sana nakikita nandito, again, ang title natin is Spiritual Authority of the Man.
usapang Diyos sa tao yan eh. Ba't nakikialam yung tatay? Kasi ibig sabihin, mayroon siyang say, no? Nakita niyo ba yun? And if she had at all an husband, rather, may asawa na si Jamie, yes, malaya na ako sa tatay ko. Pag nag-vow na siya, ganun din. Kaso, may asawa siya, siyempre lalaki, di ba? Hindi na tayo mga dito. Eh, narinig din. Eh, paano kung di narinig? Kailangan mo marinig. Kasi hindi ka nagpapaalam, ano yun. And held this peace, sinabi, ganun din. Ay, binigyan siya ng kotse naman, Wigo. Lord, bibigay ko yung Wigo sa Panginoon. Eh, narinig ng husband. Sabi niya, wala. So, yun again ay it shall stand. So, valid yun. Kailangan to pa rin niya yun. Masunod pa? Pero naman, again, kung narinig, tapos hindi dinisalaw, eh, wag yun, wala yun. Mali, wala yun. So, magiging non-effect. Sabi kanina, void, non-effect, isa lang po yun. Okay? So, forgive na naman. Kasi parang baliwala yun. Kasi pananagutan na yun ng lalaki. Okay? So, alam nyo doon. Sinagot nyo kanina eh. So, either father, sa mga babae lang to. Yung lalaki, pag lalaki ka, ikaw mananagot sarili mo. Okay? Kaya, pag nag-vow, katuparin mo. And every vow of a widow and of her that is divorced wherewith they have bound their soul. Huwag ka mag-divorce, ha? Huwag ka mag-widow, ha? Pero kung sakali lang na-widow si Jamie, malaya na siya kasi wala na siyang authority. Ano na siya, siya na. Solo na siya. Hindi maganda yun, di ba? Pero may kalayaan sa gantong bagay lang. Hindi na na? So, ganun doon. So, again, ang sinasabi lang dito, either tatay o husband, siya yung mag-veto. Ang tawag nila dyan, veto power yan eh. Veto. Ibig sabihin, nari, nagkasundo na tayo. Yung sa UN, ganyan eh. Kaya wala silang natutupad dun eh. Wala na. Kanya-kanya lang din sila. Kunwari, magkano tayo ha. Eh, ang mismong nag-oppose, iba ng Google, sila-sila din. China, Russia, US. Kaya magsabi, Israel. Ah, wala yung Israel doon, pero kakampi niya eh. Halos yung US eh. Uy, inuubos na ng Israel yung ano, dahil pinapatay oh. Oh, pigilan na natin yan. Sabi ng Amerika, hindi, huwag, bayaan mo lang. So kahit sinabi naman, nagkaisa na yung iba, yung isa ng veto power na yung sabihin doon. Sinabi, huwag, ma-avoid yun. Okay? But if her husband utterly made them void on the day he heard them, so yun, parang inulit lang actually basically, di ba? Kung ano yung ginagawa ng husband, sa, ng father sa anak ng babae na single, ganun ang ginagawa ng husband sa kanyang kasamang babae. Every binding oath to afflict the soul, her husband may establish it or her husband may make it a void. So yun. Kaya sabi, kaya dito kaya nasabi ko kanina, dapat paalam mo. Kasi siya ang mag-i-establish doon. Okay? Ay, hindi narinig. Hindi ko paparinig. Ano yun? Basically, wala rin yun. Kasi ang asawa or yung tatay ang mag-establish. Yan. So, pag hindi na nahimik lang siya, hindi niya binito, hindi niya pinagbawalan, lahat yun ay confirm na. Sabi nga nila, silence means yes. Pero dapat parinig mo. Ayun na, tapos na. Let's go. Na-discuss natin, no? So, nilinaw lang dito again. Sino mga involved dito? Siyempre, yung divorce and widow, malaya na sa ganitong rule, no? So, especially yung lalaki sa kanyang asawa, tatay sa kanyang anak na babae. So, tackle natin ngayon, ano pa, saan ba to? Ba't ka nagbabaw? Kasi, hindi na lang magbabaw forever. Diba? Wala, walang bow-bow kasi extra pa yun. Ano yung ano na ng bow? Doon din sinabi dito. Pasan ba yung bow? Para saan ba yun? Anong, ha? Ano ba yung equivalent niyan? Ano ba yung pag nag-bow ka,
pag mag-asawa, alam niyo yung live-in, di ba? Wala lang, informal. Gusto mo dito, sige lang. Huwag mo lang, malis ka na. Maganda ba yun? Ah, malaya ka. Pero ang, sa totoo lang, yun nga, malaya ka, malaya din siya, kaya in effect, wala kayong kalayaan. Ibig sabihin, hindi kayo secure eh. Diba, pero yung babae, pag nakakita ng ewan doon, naghihirap ka na, walang trabaho, tapos iwanan ka na. Yung anak nyo, di ang gulo nun. So, ganun din po sa vow sa Diyos, parang dinadagdagan mo, parang sabihin ko na sa inyo, kasi nag-ano rin akong ganito eh. Doon din tayo mga Hudyo. Ano yung recommend na gawin nyo rin to? Saguraduhin nyo lang mabigat to. Amen? Alamin nyo na mabigat to. Kung naalala ko lang sa akin na ganito, kasi tagal ko mga Kristiyano noon, siyempre pinag-pray ko yung mga loved ones natin. Sabi ko lang sa Panginoon, Lord, ano ba mabigat na pwede yung ibaw? Ano nang pera? So Lord, anong na... Ang ano ko lang noon, Lord, iligtas mo lang yung parents ko. Papastor ako, parang ganun yung ano ko noon. Pero medyo maluwag lang yun, kasi hindi ko pa naman alam to eh. So, pero maglilingkod ako sa'yo, pwedeng ganun. Amen? So kasi alam ko, mahirap eh. Kaya hindi ko rin inaasahan, hindi ko rin ano. Nangyayari ba yun? Hindi. Napakahirap eh. Eh si Mado, ilang beses tumanggap yun eh. Sana totoo, ano? Pero regardless, ayun na. So, ano yung nangyayari pag nag-vow ka? Sa marriage, mas lalo ka pumupunta sa ganung direction, di ba? Kung meron kang sumpaan dito sa taong to, alam mo na siyempre hindi mo siya gustong hindi mo siya gustong mapahiya, magalit sa iyo at siya rin parang nadadagdagan yung commitment niya rin sa iyo kasi alam niya may commitment ka sa kanya. Why not ako mag-commit the same sa iyo? Opposite, di ba? Ang Diyos ganun din eh. Eh maganda sa Diyos, automatic siya kaya niya gawin lahat. So ngayon pag nag-vow ka, Lord, bigyan mo ng trabaho yung 1,000,000 isang araw. Magpapatayo ako ng church sa buong na yung masyado namang hindi realistic, no? So, ang maganda naman doon, ang Diyos naman ang bahala din doon kasi alam niya naman yung ano eh. Mag-bow ka man dyan, alam niya rin kung yung puso mo kung nang-aasal ka lang, nagbibiro ka lang, kailangan mo pa matuto. Okay? So, kaya yun ang gusto ko itakil dito eh. Para saan ba yung vow? In-encourage ba natin lahat mag-vow? Okay? Ano, kung alam mo na, kung marunong ka na, at again, yung nabanggit ko na, at wala sa pag-asawa, gusto mong mas, maganda yung commitment niya rin sa'yo, yun ang pagpapakita ng ano eh, ng devotion niya. Ibig sabihin, madalas natin sinasabi yan, pero ingatan nyo lang ng salita kayo ng salita. Kasi yung, alala ko nga yung binagkit yung pastor dati, yung isang pastor daw, kasi yung, sabi niya, parang may nagbibintang sa kanyang ganyang kasalanan. Sabi niya, nusumpa ko, wala akong ano, wala akong ginagawang ganyan. Kung meron talaga, bigyan ako ng sakit ng Diyos. Eh, nagkasakit. Diba? Huwag mong gagawin biro. Para lang, parang yung mga Hudyo kasi ganun. Kaya nga, sa New Testament, ano sabi doon? Swear not at all. Tingnan natin yun. Sa James yun, tsaka sa... Si Jesus mismo nagsabi. Okay? Sa James, okay, sabi dyan, but above all things, my brethren, swear not, neither by heaven, nor by earth, neither by another oath, but let your yea be yea, and your nay nay, lest you fall into condemnation. So, ano sinabi din Jesus yan, nasinabi yan, yan. Whosoever shall swear, at the end, the end. Yeah, no? So sabi ni Jesus, Matthew 5, but I say unto you, swear not at all, neither by heaven, for it is God's throne, nor by the earth, for it is His footstool, medyo humabala ng konti, neither by Jerusalem, for it is the city of the great king, neither shall thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black, but let your conversation yea, yea, nay, nay, for whatsoever more than this is coming of the devil. So, anong pagkakaipapareho, no, kay James?
fall into condemnation. Ganun din. So, isabihin, huwag ka nang, ano, gawin mo na lang yung tama. At yan po ay applicable kung alam niyo po yung huling natin ngayon. Meron pong batas sa, kahit sa Pilipinas, saka sa ibang Western countries na yung iba pinapasumpa, di ba? Kunwari, sa korte. Sinusumpa mo ba na ako ay magsasabi ng katotohanan, buong katotohanan at katotohanan lang, walang sinungalingan? Sumusumpa po ako. Yung mga hindi nila alam yung rule na ganito, ginagawa nila yon, okay lang. Pwede tayo, alam natin ito, pwede tayo hindi sumumpa, alam nyo ba yun? Sabihin mo lang, I affirm. Oo, gagawin ko yan. Hindi ko kaya sumumpa. So, gusto ko makita rin yung, ano, bakit sila sumusumpa? Ano nga ba yan? Yung bakit sila sumusumpa? Nalimutan ko yung verse. The end of strife. Yan. Bakit nagsumusumpa yung mga tao? Ano, napansin niyo pala kanina, di ba? Huwag kang sumumpa sa Diyos, sa Jerusalem, saka sa ulo mo. Ano sabihin nun? Ibig sabihin, sinusumpa ko sa pangalan ng ganyan. Ha? Yan yun. So, dinadamay mo ibang tao, pati ng Diyos. Sinasumpa ko sa Diyos, sa harapan ng tao at ng Diyos. Kasi dinadamay mo kasi nga, ibig sabihin, parang dinadagdagan mo ng reliability yung sinasabi mong sa bagay. Ito yung sinabi dito, kaya sabi dito sa Hebrews 6. For men, so hindi sinabing tama ito, sinasabi, yun ang nangyayari. Okay? For men swear by the greater. Okay? So hindi ko sasabihin, sinusumpa ko sa pangalan ni siya na nagagawin ko ito. Well, sa pangalan na aso na kapitbahay ko. Hindi ganun, di ba? Ang idadamay mo, i-attach mo doon sa iyong sumpa, yung mas mataas sa'yo. Okay? Ibig sabihin, parang sinasabi mo doon sa ibang tao na hindi ko be-break to kasi magagalit sa akin ng Diyos, di ba? Sabi niya, kaya yung mga tao daw, nag-swear sila by the greater and an oath for confirmation is to them an end of all strife. Ganyan po yung practice nila. Pag sumumpa na yan, regardless kung totoo ba yun, gagawin niyo ba yun, sige, okay na, sige, sumusumpa na eh. Pero nakita niyo kung ano yung mangyayari doon, di ba? Obviously, pwedeng abusuin. Ayan. So, balik tayo sa ating text. So, in a way, meron yung standing. Kasi nga, ang assumption dyan talaga, hindi kasi sinungaling. At, paso, paano nga malalaman yun eh? Kaya nga po kayo sa ating batas sa dito sa mundo, anong role ang dapat natin sundin eh? Mga unbeliever naman yung iba. So, magiging ano rin kayo. Alamin mo na kung sino yung kausap mo. Ngayon, sa atin, dapat, mga Kristiyano, at lalo sa loob pa ng church, isang church tayo, sana walang sinungaling. Iyon yung rule na hindi nakasulat pero obvious na yun eh. Huwag yung sinungaling sa kapwa mo ba, tawag naman sa basto, di ba? Parang anong gusto mong mangyari. So sana sensitive tayo sa ganong mga rule. Na kahit hindi pa nakasulat yan, tayo, wala nga tayo nakasulat na rule dito eh. Nasa Bible kasi inaaral natin. Yung, hindi ko alam basta, hindi aralin mo. Pero actually may konsensya pa rin tayo eh. Katulad for example nung ano, nangyari nga, di ba? Ilang beses sinabihan yun, ba't tiniwala ko basta? Ilang beses mo kayo nausap eh. Bali wala, anong ibig sabihin nun? Wala siyang pakialam sa sinasabi mo. Ano pang use na munta ka dito? Di ba? Ayan. Unless itama nga, okay? Ano pang gusto ko sabihin dito? Eh, bakit gano'n? Bakit yung lalaki na usunod? Ba't di yung ano, babae, di ba? Pareho lang naman tayo nilikha ng Diyos. So, kaya medyo alam nyo na yan kasi na-tackle natin eh. So, kaya nga ginagamit lang natin to dahil nasa Bible quiz nyo para tumanim sa inyo, no? Binasa nyo, alam nyo na, in-explain pa, anong ibig sabihin nun? Mananagot naman yung asawa mong lalaki din. Amen? Kahit sa tabao po, ganyan po yan. So, kami, yung mga tao ko, ganyan. Pag may ginawa silang mali, ako yung sisihin. Ba't ganun? Eh, hindi mo sila sinabihan, hindi mo sila tinay, hindi mo sinabihan, hindi mo minanig siya maayos. Ganun yun, ikaw yung sasabunin dun. Hindi nyo ba yun? Ganun din. Kunwari, yung anak ko, kulit, nabagong ang ulo, eh, bata pa yun eh, sino ang sisihin ko? Either yung si misis o yung mga kuya niya, di ba? So, ganyan po yung structure sa kahit saan. But especially, ginaya po yan dito.
So kaya mabigat naman yung panagutan ng lalaki. Okay lang, kasi nga bandang uli, patas naman yan. May gusto pa kasi may sa mga babae. So sino ba dito yung ano? Sino nag-o-post dito? Siyempre, wala tatas ka ba? Pero nararamdaman nyo minsan, di ba? Parang mali naman yun, di ba? Lalo sa society natin ngayon. Na walang ano, bahala ka kung sinong masusunod sa bahay. Ganun na tayo ngayon eh. Kaya nalilito, kaya nagkakalabo-labo lalo. Hindi mo inintindi na bakit sinabi ng Diyos yan dito. May dahilan yan, hindi yan out of nowhere. Eh, ganyan lang yan eh. Ganyan sumagot yung mga ChatGPT. Huwag yung ano yung mga stereotypes. Sinawaanan mo din yung mga pang-label nila na alam yung stereotype. Yung mga kaya naman tama sa kanila, nasanay na sila dyan eh. Yan, so hindi mo alam sa context ng Bible at ng Diyos na tama yung kasi ang Diyos yung naniniwala ka sa Diyos, siya patulong sa lahat. Kung wala sa utak mo yon, hindi mo napaniwalaan mo. Talagang stereotypes lang yan. Mag-umpisa ako nung magpapauso ko, di ba? Ganyan yung mga bata eh. Nagpausa sila ngayon. Ano mangyayari? Nakakagulo sila. Later lang nila malalaman, mali pala tayo. Eh, paano kung damage is done? Sabi nga nila. Ma-realize mo na dapat pala, so nagpailalim ako sa asawa ko. Eh, sira na yung ano nyo, pamilya nyo. Oh, paano na? Nakita nyo yun? So, again, title natin, Authority of the Man, Spiritual Specially. Kaya we hold also sa church, laki, pastor, walang pastora. At hindi lang sinabi, hindi tayo naniniwala doon dahil wala sa Bible yon. Specifically, nilabanan yon ng Bible. So, man, hindi lang siya, hindi tahimik ang Bible doon. May pastor, hindi lang sinabi walang pastora daw. Sinabi, wala dapat. Nag-aaral tayo sa church, mga babae, tahimik. Kung may talaga siya gustong malaman, nagtanong siya magtanong. Sige, magtanong ka. Kung i-allow ka, di ba? Pero kung marami tayo, for example, gusto magtataas ka, kukontra ka, ganun. Hindi, tanongin mo yung authority mo. Sino authority mo? Tatay or asawa, lalaki. Eh, paano kung mas matalino ako? Kahit naman sa, tingnan mo kahit sa kumpanya, kunwari, usually, mas matalino yung manager, usually. Minsan hindi rin. Siya binigay yun, binigay sa kanya yun eh, parang susi. Diba? Kung ikaw yung may susi, mas matalino, malakas yung isa. Nasa iyo yung binigay yung pinagkatiwala. Tandaan nyo, applicable sa maraming bagay ito. Huwag yung ano, kaya naman, nagtabaho na kayo. Oo lang, referee. Sundin mo lang. Diba? Huwag yung magmamadali. Ganun din, mga anak sa magulang. Okay, ano pa? Yeah, sa church pala, yan, nabanggit ko, no? Nung na-observe natin sa ating mga Baptist, sabihin ng iba, maano masyadong loose yung structure nyo dyan. Eh, may mga time na mas maganda yung loose din eh. Kahit yung mga company, ganun yun. Ang gusto nila, hindi sila hinigpitan. Yung tipong in, out, in, out. Parang wala kang tiwala sa akin, tamaan na nga ako eh. Hindi, sulat mo yan. Tapos anong ginawa mo ngayon? Anong ano? Yan. Umasok ka ba? Hindi ka ba natulog? Gusto mo ba ganun lagi? Ano pa? Nag-aaral ka ba? Lalo na pag-professional kasi paano mo naman na... Di ba? Mabuti ibang talaga anong ginagawa lang ng madaling bigay, factory worker, di ba? Yun, medyo... Hindi mo maisisi, talagang di mo numero yun. Pero pag creative, ano ka, napakahirap bilangan. Okay? O ganun din sa mga babae ngayon. Amen? Bago natin, pinapakiramdaman ko eh. So, anong gusto mo? Kung ay babae ka, sinabi sa'yo ng asawa mo, huwag kang magtrabaho eh, paano si baby? Oh, sino mag-aalaga niya? Nanay mo. Eh, may galit sa akin nanay mo. Eh, ako yung kamukha. Anong gagawin mo? Eh, paano kung may ginagawa rin, matanda na yun, ano nga rin, di ba? Ikaw ba, pagkakatiwala mo ba yun sa ano? Ako, nasubukan ko po yan, madalas pag ganun. Yun ang tinatanong ko. Parang yung kayo nagtatrabaho, sino gabantay? Iba, nasa probinsya yung anak nila, mabihira. Ano, hindi mo rin na-enjoy yun. Gusto ng lalaki, pag uwi mo, dun yung ano, di ba? Yung pinag-alaya mo ng buhay mo, hindi naman. Pero, anong ganun yun eh. Sino mag-aalaya dyan, bahala na yun, ano? Kapit bahay, matay ka dyan. Dahil bakla ngayon.
Diba? So, anong gusto mo, mga babae? Magtatrabaho ka, ganun din naman, mag-submit ka rin sa opisina eh. Mag-i-eat out ka, may sweldo ka nga, pero magtatrabaho ka, hindi pwede hindi. O doon ka sa bahay, magtatrabaho ka rin, pero yung boss mo, pogi, diba? Kung hindi man, ikaw pumili dyan eh. Diba? Patas lang eh. Tsaka isa pa, pag siya lang yung katrabaho, pwede mong yan, yun, pwede mong hiritan yun. O yan ha, malaya ka, hindi ka nagbabantay ng bata, ganyan. Ihiritan mo agad, o, honey, ganyan, kailangan natin. So, patas lang yan. Ganun din yung, na-survey po nila ito, hindi, wala lang akong numero sa figure sa akin, ano. Yung sabi nung, according sa survey, malaki yung chance na mag-succeed daw yung lalaki pag yung babae, suporta lang sa bahay. Again, malaya din naman yung babae. Pero wala, nagagawa mo na lahat. Parang boss din eh, ganun. Nagagawa mo yung trabaho mo. Gusto mo mag-shopping dyan. Gusto mo mag-business. Huwag mo lang papabayaan yung kailangan mong gawin. Amen? Ganun lang yun. Huwag na pag-usapan lahat ng bagay. Lalo kayo naman yan eh. Tayo, hindi ko naman i-scrutinize dito yung pamilya nyo sa inyo. Buhay nyo yan eh. Tuturo lang natin yung tama. Amen? So, kung sakaling may duda lang kayo, ang linaw dito, ang Diyos ang nagsabi, maganda mag-vow din yung babae, pero special yung lalaki. Pero pag ang babae nag-vow, binivito ng lalaki. Ganun, ang desisyon kasi importante yan, di ba? Ang gagawin mo sa pera mo, sa oras mo, ang nagsasabing final niyan, lalaki. Unfair. Responsibilidad ka naman niya. Diba? Ikaw ba? Gusto mo umiyak yung asawa mo, namamayat na parang si... Sino yung dancer? Si Billy Clover. Yung asawa mo, gano'n. Hindi gano'n din, uuwihan niya. Di parang ayaw niya na umuwi, diba? Kaya magaling ka rin. Dapat yung asawa mo, masaya lagi. Masaya ka din, sabi nga nila. Happy wife, happy life. Sabi naman ako yung malalaki. Parang unfair naman. Dapat, happy spouse, happy house. Natama din naman, parang pareho. Men, wala na masabi. Medyo basic kasi na-aral nyo na rin eh. So, yun lang ha. Walang unfair dito. Eh, paano pag namatay yung anak? Wala akong trabaho. Alam niyo kung bakit yung mayaman insurance company? Dahil sa inyo, mga takot. Pero yung nagbibigay ka ng pera doon, pinapautang nila yung kumikita sila doon sa tinaano mo, hindi ka pa maka... May ano yun, may, after... dapat 2 years consistent ka pag 11... Ano? 1 year and 11 months ka, bigla kang nawala ng pera, hindi ka naghulog. Sa kanila na yun. Pwede kung ginamit mo na lang yun. Amen? Gamitin mo na lang. Tsaka maganda ngayon, may insurance na eh. Diba? Kami ni Bad, meron kami ganun eh. Mamatay ka man, hindi mamatay ka. Kasi mamatay ka, lalo may pera yung babae. Di, siyempre, hindi naman gusto yun, pero yan ang maganda na ngayon eh. So, kaya yan. So, ganun po yung pakiusap ko rin. Malinaw po yan sa Bible. Yung lalaki, hindi naman gusto maghari-harian eh. Mabigat din yung responsibilidad. Amen? Amen ba? Amen. Masa mga lalaki rin to ha. So, practice mo yung authority mo, pero siguraduhin mong huwag mong paiyakin yung babae na parang hindi ka maasahan. Sakit nun, di ba? Wala akong maasahan sa'yo. Siyempre, nagkakakita pa ng kapitbahay, ganyan. So, para galangin ka rin ang anak mo, asawa mo, makita mo sinong boss, diba? At mabuting boss. Hindi busa-boss. Hindi puro kalokwa, puro laro. Anong mga... Yung mga ganong tatay, diba? Sabi nga sa inyo, yung... Banggit ko na naman yung barkada ko dati, mabihira. Tanda na, palaro-laro pa eh. Siguro, yung asawa niya, tindi naman ito, panay laro, salip na ako yung laruin eh. Asawa ka na nga eh. Iniwanan. Ang hirap ng ganun. Kasi makakapaghanap ako ng bago. Kasi may lamat ka na eh. Anak mo, hindi maintindihan yung condition nyo.
Malamang gagayahin din yun. Okay lang pala maghiwalay eh. Parang pelikula. Yan ang mapanood mo sa mga Hollywood ano eh. Kahit naghiwalay sila, friends pa rin daw. Ganon. Co-parenting parang. Ang gusto ko sabihin. This is the thing which the Lord commanded. Hindi yung suggestion ha. Sa inyo ganyan, sa amin hindi. Ay kung Kristiyano ka, ano ka? Pag hindi ka sumusunod dito, hindi ka sumusunod sa Diyos. Hindi ka sumusunod sa Diyos, may problema ka. Huwag kang magtaka, hindi ka lumapit yung blessing sa iyo. Amen? Sabihin ko na lang din para sa inyo, may marami akong time. Na-observe ko rin po yan sa mga likod ng Diyos. Amen? Ganun, pareho. Parehong positive and negative. Na-observe ko. Pag yung mag-asawa, okay yung relationship nila, submit, babae, leader yung lalaki. Ang ganda nung ano, ang ganda nung gawain, ang ganda nung takbo, hindi walang mabigat, di ba? So nakita ko sa iba, pag medyo na-challenge yung ganitong role, so parang si babae, nakikiganyan, yung lalaki, medyo ganyan, under, di ba? Kahit hindi totally under, pero somewhere there. Pantay lang sila, ganyan. Nabanggit ko sa yung G12, di ba? Pastora. Oh. Eh, mayaman yung pastor. Hindi naman totoong church yun. Gusto niya ba ganun? Sa kayo, puro pera-pera, ganun. Kasi hindi naman sana yung babae, ha? Pero minsan yung babae, andun yan yan eh. Nag-iisip yan ang, di ba? Sa pamilya. Hindi naman sama yun. Pero, hindi dapat mahaluan ng ganun. Amen? Dapat ang leader sa church mga lalaki. Amen? Amen. At gusto ko rin sabihin, huwag mong papasunodin yung asawa ng iba. Yung mga ganun eh. Ako, lalaki ako, asawa ka niya. Ikaw, mag-submit ka rin sa akin. Wala sinabing ganun. So, ito yung sabi sa Bible, ha? Kasi may na-meet akong ganyan. Online lang naman. Wives. Ephesians 5 din nata ito, di ba? Submit. Ayan, no, babae, mag-submit. Oh, Ephesians 5, tsaka Colossians 3. Kasi sabi dyan, to your own husband. Ganon din sa Colossians, to your own husband. So yung babae, pag wala siyang asawa, sa tatay niya. Okay, malinaw yun ha. Kasi na-experience ko, nagtatalo sa doktrina. Hoy, babae! Wala kang karapatan na ano. Eh, mali naman siya. Di ba? Wala kang karapatan doon sa ibang babae. Kaya, tandaan niya, mga lalaki ha. Punta nga tayo ng sandali sa mga lalaki. Paano mo papasunod yung pastor eh? Ang tigas ng ulo ng babae. Ay, magandang tanong. Yan ang magandang tanong. Paano nga? Sige, bilis. Pag matigas ang ulo, ayaw sumunod. Tapos, ano pa, nakikinig pa kay Oprah, kay El, sino man yan? Kay, sino ba mga feminist sa atin ngayon? Si Karen Davila, hindi ko alam eh. Ha? Risa Ontiveros. Dalawa yan eh, no? Sino pa yung Lauren Ligaboy pa ba yun? Miriam Defensor. Patay na yun. Kasi pero na yun. Ah, mga lalaki, sige nga. Challenge ko sa inyo. Paano yan? Naging miserable. Di ba, binasa natin kanina sa Proverbs? A continual dropping daw. When you dwell with a woman who is contentious. Di ba? Pag yung babae, lagi naaway, away, kunting bagay, away. Para kang ano daw, parang wala kang katahimikan. Diba? O ano ang gagawin mo, lalaki? O, doon tayo sa lalaki. Huwag nyo susubukan yung pasto, pambira naman. Wala, bagsak agad kayo. Pag, pasto, ito, di sumusunod, o. Bagsak agad! Hindi ko problema yan, tinuturo ko yung tama, tulungan kita. Hindi ako yun. Hindi ako yan, oh, hindi ka sumusunod sa asawa mo. Ano, paluhin ko? Ang pangit naman nun. Huwag yung bigyan ng ganun problema. Bagsak agad, ibig sabihin, hindi mo ginawa yung dapat mong gawin. O sige, bigyan natin yung tip, ha? Una, yun, gawin mo yung dapat mong gawin. Parang isang pastor, ginagawa niya. Minsan, hindi ko kayo kontrolado, di ba? Yung nangyata niya, may umalis. Di ba? Ah, hindi ba? Mahina ka pala pastor, eh. Hindi sumusunod yung si ano, ganyan, no? So, mabigat din sa akin yung pero din again, ginawa ko na yung tama eh.
Inaangaral ko, di alam ko lang dyan. So, tapos na yun. Sabihin, mahihama na siya mamili. So, ngayon, meron kasi pag-asama mong babae, talagang kahit sa batas, may ano yan eh. May ano ka dyan eh, may hold ka dyan eh. Hindi basta-bastang ano yan, basta-bastang kakalas, ganyan. So, huwag mo na babanatan. Gamitan mo na wisdom, yun ang sinabi ko doon sa isang studyante ko dati. Kasi masyado yung asawa niya, talagang ano, pati doktrina, pinapakailaman eh. Siya, kasi siya yung bago. Ngiti-ngiti lang siya, basta gawin ko dito. Sabi ko, okay, sa ngayon, siya yung spiritual, matalino, magpatalino ka, una. Yung pang-amas una pala to, i-assert mo pala yung authority mo. Okay? So, minsan kaya natin ayaw i-assert. Alam mo yung assert? Yung, ito, ako mausunod! Kasi di mo na kailangan sabihin yan eh. Kita yung isang kilos mo eh. Hindi ka mapayag, di ba? Pag nakikita mong ina-challenge ka, huwag muna tayo mag-charge. Ganun? Pwede ba yun? Ikaw yung ano? Hindi pwede yan. Anong walang charge mo? Unti-unti mo rin. Yan. Ano pa? So, pakita mo, assert mo yung authority mo. Kung hindi ka spiritual, matalino ngayon, magpatalino ka. Ano pa? Pray mo rin, no? Pwede mong gamitan ng ibang bagay, no? Wisdom nga, eh, no? Tsaka, asawa mo yan, eh. Anong nasa kamay mo na pwede mong gamitin? Anong asawa mo ba? May salita, wisdom, yan, kailangan yan. Ano pa? May leverage ka, ano? Anong salita? Provider. Hindi ikaw tinatanong ko eh. Gabad, anong gagawin mo? Ano pa yung mga pwede mong gamitin na effective? Wala kang maisip? Ikaw, edgy. Ah, sila yung kulit. Ayaw mag-charge. Antok ako eh. Bible quiz pa. Di. O nga, nasabi ko na yun. Aside from that, alalay konti saan? O nga, anong kailangan pwede mong gamitin? Kumbaga sa mekaniko, may mga gamit yan, di ba? Nakita niyo yung ano, yung meme. Pagliabe, ang sabi doon, please, go, oh, parang ganun. Yung tinatanggal yung tong ninyo, ayaw matanggal. Sabi, pag ang gamit mo is, ano lang, wrench lang. Ang ibig sabihin nun, please, come off. Yan. Pwede mo, matanggal ka na sana. E pag ayaw, anong next na gagamitin mo doon? Eh ano ka na, may sinsil ka na. Nakalimutan ko yung mga term. Pero yung pinakahuli, ano na? Pag ayaw talaga, asitilin na. Kaya yung caption doon nakalagay, I was not asking, ano ganun. Talaga pipilitin na kita. Ano, ayaw mo? Ayan, so... De, pero nga, yun ang mga tools, di ba? Yung ibang tools, mas malakas sa ibang tools. Bilang asawa ba? Kung ayaw talaga sunod, gagawin mo. Bagsak ka na rin. Yung mas bata ka rin, subukan natin. Christian. Bilang asawang lalaki, ano meron ka? Ano pwede mong gamitin? Sa iyong ano? Toolbox. Wisdom. Ano pa? Testimony. Kasi sinasagot na kayo ng mga babae, alam mo? Dapat alam nyo yun. Eh, na, sinasabi lang yung gusto nila. O, ano na gawin mo? Lambingan mo. Pwede rin. Sabi nga, di ba, yung mga Valentine's Day, pag Valentine's Day. Eh, yung mga nanay, wala mong pakialam sa bulaklak yan. Kaya yung iba, bulaklak, puro pera, di ba? Oo, God yun. Hindi na ako hindi, di ba? Ilambing din, ganun, di ba? Kaya dapat i-maintain mo yun, di mabuhisit sa mukha mo. Pag sabihin, nabuhisit na sa mukha mo yun, kasi yun, dahil mong ginawang sobrang mali, ganun. Wala ka na dyan.
Kaya alagaan mo yun. Kung sakali mong ano ka, yung isang lambing mo lang, eh, sige na nga. Eh. Intindihan nyo ba? Nakikinig ba kayo? Generous. Ano po? Generous. Pera din ulit. O, well, ganun. Katulad nung sabi ni isang pastor, yung asawa ko, pastor, ngayon lang na-save eh. Matanda na kami. Ayaw magpalda. Isama mo sa shopping. Mag-shopping kayo. Pag humindi yan, ewan ko na lang. O, ito pera. O. Bili ka magandang palda. Yan, skirt. Kahit yung mga anak nyo. Ngayon, buti sila, ano, merong ano to, palda. Ano. Okay na, mga batang lalaki. Nakuha nyo na. Diyan yung gagamitin yan. Hindi sa ngayon, ha. Pag naliligaw pa lang kayo, wala yan. Wala yung karapatan. Ako, di ako natutuwa sa ganun. Bata ka pa lang, inaalam mo na yung mga ganyan. Hindi mo nga kailangan, eh. So, pag nasobrahan masyado maaga naman, hindi rin maganda yun. Nangyayari sa'yo, parang ano, inuunahan mo yung di pa sa'yo. Tapos, bandang muli, pag nasa edad ka na, magiging kondi na sa'yo yan. Parang ganun. Amen? Sige, let's pray, Lord. Salamat po sa inyong salita. Nawa, Panginoon, this time na naging malinaw sa aming Panginoon, yung sa sanlibutan, mahirap na topic sa kanila to, but ngayon, the fact na kami gusto namin, kami maging mabuting anak nyo, sabi nyo dito, ito yung pinag-utos nyo, malinaw, di kayo nagkakamali, lahat ng pinag-utos nyo, ito yung papasa sa kabutihan namin, actually, kahit minsan feeling namin hindi, sa umpisa, di namin intindihan. Okay, pray, makakuha namin to, Lord, makita rin namin, ma-observe kami, Panginoon, sa ibang mga pamilya na maayos ang relationship ng nanay sa tatay at ng mag-asawa. Nakita namin na yes, minsan ayaw namin nun. Pero yun ang pinag-utos nyo. Pwede namin assume, Panginoon, maniwala, tiwala sa inyo na ito yung the best na setup sa tahanan. Ganun din naman, Panginoon, kahit yung mga kabataang babae, Panginoon, hanggapin nila yung authority ng kanilang tatay, Panginoon, dahil I believe yung tatay may natural pangunawa, Panginoon, at protektahan ng kanilang mga anak na babae. Tiwala kami dito, Lord. At kami lahat, Panginoon, ay makaasa na yung protection at magpapala. Kailangan po, Lord, may salamat sa buong araw. May malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.